So guys, ayan. Bumili tayo ng ito yung mga nabili natin gamit. So ang metal stud sa 8 piraso, yung 8 piraso lang dyan ay 1,080, 135 ang isa. Hello guys, so ngayong araw na to, meron tayong bagong project. Natapos na yung ating pagkikisame. Ayan, makikita nyo, tapos na siya. So gusto kong magpasalamat dun sa mga nanonood, dun sa mga walang sabong sumusubaybay dito sa aking munting channel, at dun sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. So ngayon, nasa 5,000 subscriber na tayo. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi ako gaganahang mag-upload ng mga videos, ganito yung tutorial, DIY. Ang sarap mag gumawa ng video kapag nakikita mo yung pinapanood ng mga tao. So, kundi dahil sa inyo, baka tumigil na ako sa pag-YouTube kasi nagiging inspirasyon ng mga YouTuber do sa mga pag nakikita nila na na-appreciate ng mga tao yung ginagawa nila. Mabalik ako guys sa ating topic ngayong araw na to. So, ngayon nga, natapos na natin itong kisame. Ayan. So, bala ko guys maggawa ngayon ng division dito. Malaki pa yung part na to. Bala kong gawin itong kwarto. Dito sa lugar na to, maglalagay ako ng pinto. So, maglalagay lang ako doon ng aircon at saka ng baka maliit na bintana para may hangin naman. So, paplanuhin ko muna kung paano, kung ilan yung mga metal stud na papasok. Metal stud yung ating gagamitin dito ngayon, tsaka hard deflex sa division. So, atin munang estimate natin kung ilan yung mabibili nating materyales. Na-estimate na natin ang mga kailangan gamit. So, sakto naman siya guys. Yung taas niya 8 feet. So, bale, isang plywood na yan. Tapos yung length niya 7 feet. So, magkakaroon pa tayo guys dito na isang pinto. So, kukunin natin guys na pinto ay 200 lang yung taas niya. Tapos 60 lang. 65 pala. 65 yung lapad niya. So, bali guys, yan ang ating kailangan para sa division ay 10 metal stud. Yan, 10 metal stud. Tapos, 2 hardy flex. 1/4 yung kapal niya. Tapos, isang box na rebit na 1/8 by 1/2. Tapos, 100 pieces na 1/8 by 3/4. Yung bala ng grinder, ito yung gagamitin ko sa pangliha ng pinto kung siya may malaki. Tapos drill bit 2 na yung pangkuan sa rivet. Tapos isang doorknob. Tapos 3 bisagra. Tapos bibili din ako guys ng level bar kasi kailangan din natin guys ng level bar kasi wala tayong level bar eh. Kailangan natin 'yan sa pagkakabit ng hamba. Tapos, yun nga, isang hamba na 2x4 by 200. Isang flush door na 60 by 200. So, bali guys, nakapag-canvas na nga pala ako ng flush door at saka ng hamba. So, yung hamba ay nagkakahalaga ng 1,400. Mahogani siya, mahogani yung kahoy. Excuse me. Tapos, yung flush door naman nakakahalaga ng 2,000. So, bali dun lang sa pinto pa lang at saka sa hamba ay 3-4 na yung ating magagastos. Para dun guys sa mga nagtatanong ng nagastos ko dito sa ating pinagawang kesame. Yan. Dito sa kesame na yan. E bali, ito nga palang area natin guys ay nasa 10 square meter. So, ang nagastos ko dun guys dito sa ating kesame na to na pinagawa nung nakaraan ay yan. 6 na metal faring. So, yan, 6,600, 100 yung isa. Tapos, 2 C-channel. 110 ang isa, 210 yung 2.
So, ano pa ba yun? Pitong walanggel. 50 pesos ang isa, 350. And then, apat na smartboard or hardiflex. Yan, smartboard, hardiflex. 340 ang isa, 1,360 ang apat na piraso. Tapos, 25 na W-clip. 5 ang isa, 25, 125 pesos. 1 box na blind rivets. Yan. 1.8 by 1 half, 250 isang box. 2 pieces na bala ng barena, 1.8. 70 ang isa, 140 yung dalawa. So, tapos, 50 pieces na blind rivet, 1.8 by 3/4. So, yun yung mga ginamit ko dun sa wall. Yung mahaba, para baon na baon siya at hindi siya basta-basta mahuhugot. Ayan. 45 pesos. Yung 90, yung 50 pieces. So, ang presyo niya ay 3,090 yung kabuuan nitong presyo ng pagkikisame na to. 3,090. So guys, ayan. Bumili tayo ng ito yung mga nabili natin gamit. So, ang metal stud sa 8 piraso, yung 8 piraso lang dyan ay 1,080. 135 ang isa. So yung iba dito, kaya madami to, may pagagamitan pa akong ibang gagawa ko ng mga aking barracks, bodega. Tapos ayun nga, itong flexboard naman, hard flex. So yung dalawa lang dyan yung gagamitin natin sa division. So ayun ay 335 ang isa, 1/4. Yan. So guys, ito naman yung aking mga ibang binili. So, ito, level bar Stanley. Ang bili ko ay 895 to. Yan, ganito kahaba na level bar, 895. Tapos bumili tayo ng doorknob. Ayun, Sentry yung tatak, 349. Yan. Time blind rivets. Blind rivets ay, magkano ba itong 280 yung isang kahon? 1.8 by 1 half. Tapos 100 pieces na rivet na 1.8 by 3/4. Tapos bumili tayo ng bisagra. Yan. Ordinary lang yung binili natin na bisagra, 3 by 3. 50 pesos ang isa. So bali 100 itong dalawa. Tapos drill bit. Ayan. Bumili tayo ng drill bit na pang pa natin. Baka maputulan tayo. Magaling yung may reserva. So, ang isa nito ay 41 pesos. Ang isa. Tapos ito yung sinasabi kong bala ng barena. Ito yung ginagamit ko pag ako ay nagtatabas ako ng pinto. Pag ito yung pinto, hindi magkasasamba. Wala kasi akong katam. Wala rin akong planer. So, grinder yung ginagamit ko. Ito. Ayan. Para siyang liha. Medyo matagal. Pero okay naman siya. Ilang pinto na yung naikabit ko na yun. Ganito lang yung gamit ko. Tapos, wala na. So, ayun na guys. Yun na yung mga presyo ng materialis ngayon na pang kisame at saka ng pang division. So, ayan. Nakita nyo na kung magkano yung aabutin sana doon sa division natin ay magkasya. Pero doon sa kisame natin ay 3,000 lang yung nagastos natin. 3,000 pesos. So guys, ayan. Ayan yung magagastos natin dito sa pagdidivision natin. Yan yung mga prices. Yan. So ang total niya ay 6,160. Siya ay kasama na yung hamba dyan at saka yung flush door. Ang hindi lang kasama dyan guys ay yung level bar. Inalis ko na siya dyan. Hindi ko na sinama dyan sa 6,160. Tapos siguro itong video. So, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, so, click nyo na yung red button dyan at click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video. Especially sa ating mga DIYs. So, ganoon lang sana mapanood nyo itong ating gagawing division tutorial. So, ganoon lang. God bless guys. Ingat.